Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. "Kung gayoy, sino ka?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi po," tugon niya. "Ikaw ba ang propetang hinihintay namin?" Sumagot siya, "Hindi po." "Sino ka kung gayon?" tanong nila uli. "Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sumagot si Juan, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon, ang propeta Isaías ang may sabi nito." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta." Sumagot siya, "Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Natatangi ang kababaang loob ni Juan sa kabila ng malaking responsibilidad na kanyang gagampanin sa kasaysayan ng kaligtasan. Bilang isang lingkod ng Diyos, batid niya na dapat niyang ipahayag ang mapagligtas na pagdating ng Mesiyas. Itinuro niya ang landas patungo kay Jesus at wala ng iba pa. Hindi siya nagpahayag mula sa kanyang pansariling hangarin. Bagkus, nagpahayag siya ng isang katotohanan na tanging sa kordero ng Diyos lang magmumula ang pagsagip mula sa kasalanan. Bilang mga Kristiyano, ang pagkilala at pagpapahayag ng katotohanan ang ating pasimula at tunguhin. Si Jesus na siyang katotohanan, ang dahilan ng ating pag-iral at hantungan ng ating buong pagkatao. Sa pagkilala at pagpapahayag nito, kailangan ng pagpapakumbaba. Hayaan nawa nating maging mababa ang ating loob upang itaas ang nag-iisang Kristo na pumipili sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Pagsasagawa. Pagnilayan at isabuhay natin ang tungkulin nating ipahayag ang katotohanan. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoong sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.